May mga bagong programa po ang ating mga ahensya ng gobyerno upang labanan ang ilegal na pangingisda sa ating bansa. Ayan po ang ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Eduardo Gongona, ang National Director ng BFAR at Undersecretary for Fisheries ng Department of Agriculture. Welcome back, sir. Thank you. Maraming salamat at naimbita po ninyo kami dito. Okay. Una pong katanungan, ano po ang ginagawa ng bagong administrasyon para malabanan itong mga illegal na pangingisda? Ang ginagawa po namin ngayon ay an intensified illegal fishing operations. Mm-hmm. Marami na po kaming na-apprehend ngayon. Pero ang unang ginagawa po namin ay prevention side na palagi kaming nag-iikot po ang aming mga tao para pagsabihan yung ating mga mangingisda and other stakeholders na i-eradicate natin ang illegal fishing. Kasi yung pag nagpapatupad po kami ng nationwide off fishing season, mm-hmm, for at least 3 months, pag ito po ay pinasukan ng illegal fishing, nababawasan po ang ating production, mm-hmm, ng isda. And that caused us magkukulang po ang supply dyan sa market. Mm-hmm. Tataas na naman ang ating mga prices ng isda. Mm-hmm. And aside from this, sabi ni Secretary Piñol, ang aming boss, magkakaroon kami ng shame campaign. Shame campaign? Yes. Hihiyain. Hihiyain, mm-hmm, ang mga to the extent, mm, yung mga local executives natin kung hindi nila within 6 months mapapahinto. Kasi, mm, ang problema talaga natin dito ay yung mga protectors, mm, na most of them are big people, mm, and yung iba ay mga kasama natin sa gobyerno, mm-hmm, na dahil nga kaibigan natin nila, hindi nila basta mapapagsasabihan yun at mahinto yun, no? Mm-hmm. So we have to in 6 months, mm-hmm, after 6 months na wala po silang nagagawa doon, kailangan natin ulit-ulitin na sa lugar na ito merong illegal fishing. At the same time, intensified yung aming operations dito. Mm-hmm. We have, for the last 6 months, we were able to operate 140 medium to big fishing vessels that have been practicing illegal fishing. Mm-hmm. And then of course yung use of chemicals, dynamite and cyanide. Mm-hmm. Sa traceability, nahiya po kami na kung minsan pinagsasabihan tayo ng ibang bansa in other concerned environmental organizations. Yeah, mm-hmm, environmental organization na yung nabebenta ng mga isda dyan sa market ay galing sa illegal fishing. Illegal fishing, mm, no? Yung mga may pampasawag. Oh. Pero alam niyo po, sir, tama yung sinabi niyo, no? Isang malaking problema kapag nagbigay kayo ng mandato na bawal muna mangisda doon upang, yes, paramihin muna yung binhi o yung, yeah, okay, yung mga isdang yon, marami pa ring mga kababayan nating mangingisda ang nangingisda doon, yes, para baka naman sakaling, baka naman dahil ang rason din ay kahirapan. Ano pong ginagawa ninyong programa para sa mga mangingisda? Halimbawa pong merong ban ng pangingisda sa kanilang area, ano po ang kanilang pangkabuhayan? Binibigyan po namin sila ng livelihood project, no? Mm-hmm. Cash for work, like coastal cleanup, cleaning the ocean, mm-hmm, and then mangrove planting, no? Mm-hmm. Because we have this program ng mangrove rehabilitation project. Mm-hmm. And then, alam mo, mm-hmm, we've been distributing fiberglass boats, no? Fiberglass boats free to libre sa mga magagamit ng mga mangingisda sa kanila na po yun. Oo. Oh, mm-hmm. Para immediately magkaroon sila ng hanap buhay kaagad, no? Mm-hmm. O kaya pangisda sila and then yung pang-araw-araw na pagkain, mm-hmm, nila, pang-ulam, okay na, no? Then yung sobra doon pwede nilang ibenta o barter for some goods that they need. Mm-hmm. And then we have been for the last 6 months, we were able to distribute more than 1,000, no? And target namin ngayong 2017 is 5,000. And for the next 5 years,
Maybe we can, if we have, we will have the fund for that. We are targeting 200,000, which is a certain percentage ng 1.7 million fishermen, which 30% noon ay marginal, no? Okay, ulitin ko lang po, no? 1,000 na ipamahagi nyo last year, yes, na mga, yes, libreng bangka, libreng sa mga mangingisda. Plano ngayong 2017, nasa 5,000, yes, mabibigyan na mga mangingisda ng libreng bangka. Libreng bangka. Tapos, itong 5 years plan, 200,000 na mga libreng bangka mula sa gobyerno, yes, ang ipapamahagi ng BIPAR. Sana magawa po namin yun ng madali anon within 5 years. So. Okay, Yusek Ed, hindi lamang po ako magtatanong sa inyo. May mga kababayan po tayo sa labas ng studio na, yes, interesado rin dito sa mga programa ng BIPAR at ng DA, yes, patungkol sa ating mangingisda. Yan po, makakasama natin ngayon si Hans. Maang tanong, sino bang kasama mo dyan? Yes. Magandang umaga, Audrey, magandang umaga sa lahat na nanonood sa Good Morning Pilipinas. Nandito ako ngayon sa kahabaan ng Quezon Avenue upang maghanap ng katanungan tungkol sa isyong ating pinag-uusapan. Kaya ngayong umaga, ang kasama ko ay isang street sweeper. Ang pangalan niya po ay... Si Ruby Anosillas. Ayan. Si Ate Ruby, ay meron pong katanungan sa inyo. Ano po yung katanungan, ma'am? Magandang umaga po, kasi marami pong mga mahihirap sa mangingisda. Ano po ang katanungan nila? Kayo po ang nagtatanong. Ay, ano po ang katanungan niyo kay sir? Ano po ang katanungan niyo po? Ano po ang katanungan niyo sa kanila? Ano po ang katanungan niyo sa kanila? Ah, okay. Kinakabahan po si Mother. Pero ayon po sa aming pag-usap kanina, tinatanong niya po kung ano po yung mga programa niyo po. Kasi po, ang dami nga po mahihirap na mga mangingisda. So ano po ang pwede niyong gawin sa kanila upang makasabay po sila sa ating umuunlad na ekonomiya? Okay, ang katanungan po ni Mama, no, ang ating nakapanayam ni Hans, ano pa daw po ba bukod yung binanggit nyo kanina sa may livelihood project sa mga mangingisda, ano pa po ba yung mga proyekto para sa kanila? Yeah, maliban po doon sa nagbibigay kami ng libreng boats, no? Masabi ko lang yung pag nagbibigay kami ng isang boat, which binibigay yun sa dalawang pamilya, silang owner noon para hindi nila maibenta kung later on yun. And giving out isang bangka, you save one tree, no? Kasi fiberglass yun, eh. Pagkagawa ka ng bangka, puputol ka pa ng tree. And of course, aside from the fiberglass boats na binibigay namin, nagbibigay po kami ng community fish landing center para yung mangingisda, maibagsak ka agad nila yung mga napangisda nila. And then, it goes really to the market. At itong community fish landing center natin, lalagyan pa natin ng mga post-harvest facility like ice making facility, drying facility, and the likes, no, para mabawasan yung wastage natin sa pangingisda, no. Yung catch fish na sinasabi, pagdating mo dun sa community fish landing center or fish port, 40% noon ang nasasayang. So ang kailangan natin para maging pera 'yon, is to provide post harvest facility, no? Post harvest facility. Gaya ng ice making, drying facility na para gawin nilang tinapa o the like, no. And then nagbibigay din kami ng fish stalls para yung mga asawa, halimbawa ng ating mga fisherman, makatulong doon sa asawa nila. Sino yung fish stall maibenta, sino nagtitinda noon? Fish stalls, no. And of course, yung para marami ang malikom nating isda, nagbibigay din tayo ng fish aggregating device, yung locally named payaw, no. Binibigay namin doon para paano yung kaukulan or sapat na production natin sa isda ay makuha po natin. And of course, ang gusto ni ang dream ni Secretary Piñon is to unify all the fishermen and farmers in the whole country. Para sila na ang pag na maging cooperative, national cooperative po ito, makikita niyo na sila na ang mababawasan kasi natin ang presyo na, no, kasi sa ngayon yung farm gate cost and market price, napakalawak ng difference. Ang ibig sabihin noon, yung sa gitna noon, mga middlemen ang kumikita. Bakit
hanggang ngayon yung farmers natin ay hanggang ngayon ay marginal. So kailangan natin sila na mismo ang direkta na magbebenta ng mga produkto nila. And they will have their own hita. Hita, their own buying station, and they will be directly dealing with the recipients ng mga paninda nila. Okay, Hans. Wala na siyang tanong. Okay. Maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga. And we wish you all the best dyan sa BFAR at DA para sa mga programa ninyo sa mga mangingisda po natin sa buong bansa. Ating pong nakapanayam si Undersecretary Eduardo Gongona, ang Undersecretary for Fisheries ng Department of Agriculture at National Director ng BFAR.